Okay. Ngayon ako po'y makikiusap sa lahat dahil ako po'y nabigyan ng role na ipakilala po ang Pitmaster family at ako po'y nakikiusap sa lahat ng Pitmaster family na pumunta po dito sa loob nang sa gayon eh makilala po ng bayang ng Pilipinas. Ito po ang Pitmaster family na nasa harapan niyo po. So nakikiusap po ako sa lahat po ng mga kasamahan ko sa Pitmaster family. Atong Jerry Ramos, Boss RJ, Ma'am G, Church Evangelista, Boss Art, Los Santos, Joseph. At siyempre yung ating mga operators. Yung mga operators po ng Pitmasters Live. Lalong-lalo na po. Please join us. Sir. Boss Arman. Arman Santos. Tose. Amo. Halika dito po tayo lahat. Huwag na po kayong mahiya at para magkaalaman na po. Dahil sa lahat ng ito tayo magkakasama sa kasalukuyang ito. Kinakailangan po ang presensya ninyo ng Pitmaster family nang maintindihan po ng sambayanang Pilipinas kung ano po ang Pitmaster. Dito lang po tayo. Dito lang po tayo mga kaibigan. Ang dami nyo nakapula. Ha? Ano kayo? Ang dami mo nakapula. Ano ba meron? Parang dumudugo ah. NPA ba kayo? Okay po. Hindi na po natin patatagalin, ano? In behalf of Pitmaster family, ibibigay po natin ngayon sa inyong lahat, sa ating lahat, lang tayo po'y magkaintindihan kung ano po ang Pitmaster family at Pitmaster life. Walang iba, kundi si Mr. Atong Ang. Magandang gabi. Well, magandang gabi sa mga membro ng UACOOP, cockpit, ito, mga ito, mga may-ari ng Sabungan, okay? Association at mga kasama nyo na mga nanonood sa mga Sabungan nyo, sa mga Pitmaster Live, okay? Yung mga OCB natin, magandang gabi din. Lahat ng mga betting station natin outside, tsaka yung mga nanonood dyan. Yung mga OFW na nanonood din sa ating ngayon, mga nabibigyan natin ng kasiyahan sa ibang bansa, mga nalulungkot, ang pinapanood itong ano natin, itong Pitmaster Live natin. So, yung mga nakikita nyo, mga may-ari, mga legit na mga sabungero yan. Mga may-ari na sabungan. Okay? At lahat na nanonood sa ibang bansa ng Pitmaster Live, marami yan, hanggang Amerika. Kaya kami nagpatawag dito ngayon. Kasi gusto lang natin sagutin ang isang dating ex na nga, dating congressman at idol nung araw sa mga paninira niya sa ating Pitmaster group. Sabi tayo raw, nagchuchope. Okay? Sintisador daw natin, mga nababayaran. Ang grupo raw ng mga Pitmaster, gusto raw kontrolin ng sabong. Tapos gusto rin daw namin labanan ng mga, dahil nagbabanding kami, gusto raw namin labanan ang mga digmaan at bakbakan. Gusto raw namin patayin lahat ang negosyo. So, kailangan natin sagutin niya kasi unfair naman. Alam naman natin, maski nung araw pa, lalo ako, hindi ko itinotolerate ang kalokohan dyan. Ang gusto ko lang talaga, maayos ang industriya ng mga sabong. Lumaki yung ang industriya natin. Kasi marami akong plano dito. Ngayon, nakita nyo, malinis na yan. Ilan ang member natin dito? Yung original kami na, ano, siguro mga nasa 20, 30 kami. Sa tingin nyo ba, lahat yan, makukumbisi ko sumama eh. Lahat may mga utak yan. May mga pera yan. Alam nila kung tama, alam nila ang tama at mali. Okay? So, simula tayo. Total, ikaw naman ang binaba. Nawa ko mo yan.
ito yung story niyan. Noong 80s, ang sabungan na pinaglalaban ng mga big time ay Araneta Coliseum, Roligon, at San Juan. At late 80s, ako humawak ng San Juan mga noong panahon na yun. Napunta ako sa Amerika, 2000, bumalik ako 2006. Mga late 2000 hanggang ngayon, marami na nagbago sa sabong. Dahil sa new technology, nagkaroon ng video streaming at online betting ng sabong sa abroad. Dahil din siguro sa hirap ng buhay, ang mga sabungan karamihan ay nalulugi na. Madami ang nagsasara or binibenta dahil hindi biro ang mag-host ng derby. Talagang hindi biro. Kaya hindi kailangan ka mag-host, kailangan ka magbabayad ka sa mga ganyan. So, ang ibig sabihin, talagang halos karamihan ng sabungan, isa din binibenta na o hindi na kumikita. Nagkaroon ng grupo ng bakbakan sa pamumuno ni Ricoy Palmares na tulungan ng mga breeders sa buong Pilipinas. Maganda, maganda yan. Nagtayo rin ng grupo ang digmaan sa pamumuno ni Laverne Tacoy, Nestor Bendebil. Magaling yan, maganda intention nila. Tumutulong sa mga breeders natin, tsaka sa industriya natin. Ito medyo magulong istorya ng sabong. Mga 2014 o 2015 yata, merong international derby sa Araneta. Dahil nga sa new technology, ang global ang kumukuha ng video sa Araneta para mapanood sa mga sabungan. Meron silang contract. Ang nakakuha ron is global. Ang global ang may kontrata sa Araneta noong time na yon. Pero ang Sabong Sports na pag-aari namin nila Sunny Lagoon, Jerry Ramos at ako ay pinayagan nilang kumuha ng palabas at nagbayad kami ng 3 milyon kay Dong Lamoste ng Araneta, ng manager. Di naman namin alam na may kontrata ang global at tinanggap ng Araneta ang aming bayad. Ito ang hindi maganda nangyari. Nagreklamo ang global na magdedemanda pag pinayagan kaming kumuha ng palabas. Ang ginawa ng Araneta ni Dong, after 2 days, pinaalis lahat ng kamera namin at hindi sinoli ang pera namin. Ang ginawa namin ay dinamanda namin ang Araneta sa kalokohan nila. Pagkatapos, doon pinanganak ang pitmaster sa Resort World. At na binubuo nila Jerry, RJ Mia, Go Plaza, Sunny Lagoon, Eric De La Rosa at ako. At marami sumuporta dahil alam nila ang Araneta for how many years? Ayoko na magsalita muna na masama. Okay? Naging successful at sumikat ang pitmaster at dumami ang mga sumasali taon-taon. Nakikita niyo yan. Ang pitmaster group, alam na lahat na ang kinikita namin ay tumutulong kami sa mga may sakit, pag may bagyo, at maski anong tulong sa tao. At lahat ng sumasali ay mayroong sukli ng entry parang bayad sa pagsali nila. Alam na lahat yan. So sa madaling salita, kaya namin binuo yan para meron tayong libangan, para maging masaya yung mga tao. Tapos huwag na lang yung one-sided. Okay? Nagplano rin kami sa ginawa sa amin na tulungan ng mga maliliit na breeder sa buong Pilipinas na makilala sila at mabenta ang mga istag nila sa pamamagitan ng pag-band, ng pitmaster band. Wala kaming plano na kalabanin ng bakbakan at digmaan. Wala rin kaming plano ng tournament na meron na parang kikita kami, parang yung mga digmaan, yung mga ganyan. Gusto lang namin tulungan ng mga breeder na maliliit na mabenta yung mga manok nila, kaya babandida namin. So, ibig sabihin, pag binandida namin yung mga hindi nabandida na, binabandida namin sila, mabibenta nila yung mga manok nila. So, makakatulong kami ng bakbakan sa kadigmaan. So, maliwanag, naiisa kami. Ito pa ang maganda nangyayari ngayon. Lahat ng sabungan ng mga nalulugi na hindi masyadong kumikita ay kumikita na ngayon dahil sa video streaming at online betting na ginawa namin
na ang lisensya galing sa LGU at supervision ng GAB. So ang palabas na ginagawa natin dito, napapanood sa mga sabungan nila, napapanood sa mga OCB tsaka sa ibang bansa. Ang dami namin nabibigyan trabaho ngayon. Libo-libong teller. Sa buong Pilipinas, ang dami. Nakarecover lahat. Ang mga breeders, nabibenta na yung mga manok na maayos. Pinipilit natin na maging malinis ang sabong. Okay? Ang pitmaster ay naging UA Co-op na ngayon. Samahan ng mga sabong at matitinong sabongero. Halos lahat ng member namin sa buong Pilipinas, matitinong sabungan at sabongero. Ito na ang pinaka medyo hindi magandang nangyari at ginawa ng isa nating kapatid at kasama ang sabongero, ito ang buhay niya. Siya si ex-congressman Patrick Antonio. Na ang tawag nila, Idol. Sumikat siya, ito. February 20, sumikat siya nung panahon ng mga 90s. Tapos sumikat uli nung 2000, nitong 2000 plus, wala nang nakakakontrol ng sabong eh. Okay? February 22, Saturday, Digmaan Regional Meeting sa Green Hills. Last ano lang to, isang araw. Lahat ng presidente ng Digmaan na andun. Biglang dumating si Patrick Antonio sa meeting nila at hindi naman siya imbitado. Nagsalita sa microphone at nanira at gumawa ng istorya. Maraming nainis sa ginawa niya kasi ang ginawa ng mga officer, dahil ang ginawa ng officer, tinawagan kami para pumunta ron, para ipagtanggol sa mga sinabi ni Patrick na paninira na nandiyo-nyopi daw tayo, na kung ano-ano ginagawa, finifix daw natin ang mga games, yun ang mga sinasabi niya ron. Sino tong ex-congressman Patrick Antonio na to? Ito ang pagkatao niya. Siya ang dating sikat na idol noong 90s at 2000. Entry name, Sagupaan. Okay? Tumakbong governor or congressman sa Cagayan noong 90s. Congressman, governor, pero natalo dahil suplado eh. Okay? Actually, halos kasabay kong lumaki ito eh. Tumakbong congressman ng party list ng Agbiag dahil sikat siya sa sabong. Nanalo naman. Dahil hindi alam ng mga tao gali niya eh. Kung mapapansin nyo, ito si Patrick, walang kaibigan yan. Alam na lahat dito yan. Niwala nga kasama sa sabungan yan. Dahil napakasuplado, ang tingin niya sa sarili niya, siya ang pinakamataas at pinakamagaling magmanok. Alam niyo naman lahat yan, hindi ako nagsisinungaling. Okay? Dahil sa ugali ni Patrick, nasuplado at masakit magsalita, mid-1990s, napatrouble si Patrick, nagpasabong niya sa Roligon. Dahil sa kabastusan niya, may binastos siya na isang kasamahan natin sa bongero, sa Roligon. Nagkagulo, tapos gumawa siya ng ingay, congressman siya, ginamit niya yung pagiging congressman niya. Okay? Nag-privilege speech sa Congress, sinabi niya na sinampal siya nung sabongero na yun. Sinapok pa raw siya. Congressman ka, laki mong tao, nagpapasapok ha. Di ba? Hindi na nahiya. Kaya nung tumakbo siya, sabi nung kalaban niya, papaig ba kayo na congressman natin, sinasampal lang, natalo tuloy. Okay? Hindi ako yun ha. Gusto niyang kunin ang simpati ng mga congressman para makasuhan yung nakalaban niya. Naging controversial yung issue na yun. Isang buwan niya ata sa diary yun, pero wala nangyari. Walang naniwala sa kanya dahil sira ang pangalan niya. Okay? Yung tao naman, mabait yung tao, kaya naabsuelto. Dahil nga sa sikat, eto ngayon siya. Dahil nga sa sikat, binili niya ang majority share ng Pasay kay Joey D. Siya nagpatakbo ng sabungan. At ngayon, lugi. Nalugi na. Talo si Patrick. Pangalawang talo niya, politika. Sa sabungan, talo na naman. Born loser talaga to eh.
Dahil nga sa sikat, nagtayo na naman si Patrick ng pabrika ng feeds ng manok. Kinalaban niya ang malalaking feed mills gaya ng BMEG at Thunderbird. Lugi na naman siya ngayon. So, talo na naman si Patrick. Okay. Para matuloy na sa yung ban mo. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano nangyayari. Ina-accuse nila kami ng sindikato, ina-accuse niya kami ng kung ano-ano. Dahil sa sikat na naman din siya, pati mga gamot ng manok, pinagawa rin niya, nilabanan niya yung mga laboratory. Hindi siya umubra. Sumikat sandali, lugi na naman yung kumpanya niya ngayon. Talo na naman si Patrick. Talo na naman. Talo. Okay. Ngayon, ang mga manok niya, maski saan lumaban, maski sa sabungan niya, puro talo. Sumali dito yun, 2 beses yata, 1 beses. 5 manok, 1 nanalo. Alam mo, sabi, pinagtutulungan daw namin siya. Ang po siya, isipin pinagtutulungan, lalabang ka. Sa Pasay, obserbahan nyo. Sumasali kami sa Pasay, hindi namin nakakalaban ng manok niya. Gusto niya laging 10-6. Okay? Akala kasi ni Patrick, ang swerte at kasikatan, pang matagalan, mali siya. Pag dumating sa iyo ang swerte, yan ang payo ko sa atin. Ang dapat gamitin niyo sa tama at huwag maging salbahe sa tao. Kasi may ikli lang ang swerte lagi. Pag dumating ang pera, ipunin niyo. Yan. Ako nakita niyo, nakulong ako. Lahat, ups and downs sa buhay ko, consistent ako. Maski ano mangyari, never ako nagsisigaw sa mga tao dyan. Kung makikipag-away ako sa mga tarantadong tao, pero hindi sa mga ordinaryong tao. Mahal ko mga sabungero, mahal ko kay lahat, masaya ako pag nakikita kayo. Hindi ako papayag na may sumira sa sabong, tandaan nyo, kasi malayo pa ang iniisip ko rito. Hanggang sa ibang bansa, next year makikita nyo. Kasi ito lang ang sugal na every 10 minutes, walang sugal sa buong mundo na ito, na pareho natin. Kailangan lang, pakita natin sa mga tao, sa ibang bansa, na ayos tayo, walang kalokohan. Kaya lalabanan ko ang mga kalawang ng sabungan. Actually, 2 yan eh. Pero isa na lang sasabihin ko ngayon. Ire-reserve ako isa. Yan si Patrick talaga. Yan si Patrick. Sino ba si Patrick Antonio? Imbitahin mo, sasali ng isa, pupusta ng malaki. Pag natalo, iiwanan na yung manok niya, pupusta 33. Ni hindi napapago yan simula nung pinanganak yan. Hindi pumapago yan. Ganyan katuso yan, puro pera tinitignan. Ngayon, dahil sa new technology, lugi naman kasi negosyo ni Patrick. Nagtayo na naman siya ng video streaming na nga. Yan na nga yung global. Na nagbebenta ng palabas sa mga sabungan. Binebenta niya 10,000, 15,000. Ang problema, siyempre, yung Pitmaster Live, gumawa kami, libre. So alam natin makakaproblema siya. Bukod sa libre na, kumikita pa kayo. Dahil may porsyento kayo doon sa income namin eh. Ang liit lang na kinuha namin, 5%. Binibigyan namin sa inyo, kayo, hindi namin kayo tauhan, pareho na sinasabi ko. Magkakasosyo tayo, magkakatulong tayo sa pag-improve ng industriya. Hindi pareho ni Patrick. Okay. Ito na ang kasalanan ni Patrick. Dito, sobra na kasinungalingan ni Patrick. Ayoko magmura kasi mabait ako eh. Noong February 22, Saturday, hindi ba sabi ko, nag-meeting ang digmaan. Nagsalita si Patrick doon, ginamit ang microphone. Kaya ginagamit ko itong microphone ngayon para sa iyo, Patrick. Okay? Siniraan niya ang grupo namin, lalo na ako. Ang sabi niya, kung gusto niyo marinig yan, naka-record yan. Okay? Ang sabi niya, nag-usap daw kami at ininsulto ko daw siya at pinasasara ko daw ang global niya. Yun ang sinabi niya. Ang sabi pa ni Patrick, ang Pasay daw at ang business niya ay pababagsakin ko, yung sabungan ng Pasay. Yun ang kinukuha niya simpati ng mga tao eh. Okay? Pero pinagtatawa na naman siya, hindi niya alam. Habang nagsasalita siya, tumatawag sa amin yung mga tigaron. Ang sabi niya, nagmakaawa daw siya sa akin dahil sa pamilya niya, ang business na yun. Huwag ko raw kalabanin. Hindi naman ako nagtitinda ng patoka. Hindi ko naman nilalabanin yung mga laboratory. Sa tingin niyo ba si Patrick sa suplado niya magmamakaawa siya sa amin? At hindi ko ugali mga pinantao. Sabi rin niya, ang Pasay daw patas, walang tsyope.
ang sintesador maayos, parehas, at di pareho ng pitmaster. Okay? Ako daw, o kami, ay gustong kontrolin ng sabong. Sino ba kumukontrol? Siya nga eh. Gamot? Sabongan? Patoka? Video? Lahat. Gusto niya negosyo. Gusto niya kanya lahat. Gusto niya kami pag-awayin ng digmaan. Nagbabanded daw kami para magbigay ng premyo. Kaya kami nagbaband doon sa mga breeder na hindi nabandidan, walang pambayad ng 16,500 dahil limited ang pondo ng mga maliliit na na breeders. Binabandidan namin sila sa 12 pesos lang. Halaga ng ng wimban, wala kaming kita diyan. Binibigay namin sa kanila lahat para maibenta, magamit sa Maynila ang mga manok ng breeder. Ito ang totoong nangyari sa meeting na yan. I think nandito yung asawa ni Tony, yung ano tawag niya, in-laws niya, si Erica. Si Erica, nakapakabait niya. Hindi ko lang pwede pagsalatain dito at baka mamaya palayasin na naman ni Patrick. Okay, mamaya kukwento ko pa si Patrick. Marami pa yan. Dalawang page na lang pala to. Ito ang totoong nangyari sa meeting na yon. Since tinawag ko si Erica, sabi ko, Erica, sabi mo kay Patrick, gusto ko siya makausap para doon sa negosyo niya. Dahil yung negosyo niya, yung global, nasasagasaan na namin. Gusto ko mag-usap para magkaroon ng joint venture. Magtulungan tayo. Okay? Tapos, sinet niya, kami ni Eric, nakipag-usap sa kanya. Ang in-offer ko, kinuwenta namin ang kinikita ng global niya, more or less, ang natitira mga 4 million. Kami naman kasi libre, pero may income kami dahil may betting. Okay? So, ang sabi ko, Patrick, diretso ko, yung camera sa mata ko, makikita nyo. Ang sabi ko, Patrick, sabi ko sa'yo, bibigyan na lang namin ng pera mo, mag-joint na tayo, gamitin natin yung mga makina mo, tsaka makina namin, bibigyan kita ng mga 5 million sa isang buwan, happy ka na ba? Yun ang in-offer ko. Yung pangalawa, yung sabungan mo, since may hina na yan, bubuhayin natin. Every Friday, yung grupo ng pitmaster, magpapaderby tayo dyan every Friday para dyan kami magpapasabong. Yan ang ipapalabas natin para mapanood sa ibang bansa at babayaran ka pa namin. So, tulong pa rin. At yung mga patuka mo na wala nang bumibili, ipapalabas natin lagi sa stream natin, napapanood ng mga tao at mabibenta yan. Tulong-tulong lang tayo, Patrick. Sabi ko ganon. So, hindi naman sumagot si Patrick. Ano pa sinabi niya? Wala naman eh, no? O, naghiwalay kami nang walang pinag-uusapan. Yun lang. Okay. Na-memory ako na pala. Si Patrick, talagang napakalikot niyan. Tignan niyo to, ha? Talagang lahat ng sinabi ko sa iyo, yan ang totoong buhay ni Patrick. Nasundan ko yan, sabay kami halos na ano eh. Kami ang magkalaban lagi sa sabong nung late 80s, 90s. Lagi akong dehado. Yun ang gustong-gusto ko. Dahil mas malaki tama ako lagi. Ako talaga laging kalaban niya sa sabong. Kaya buti na lang, hindi kami nag-away. Pero talaga yatang loser siya talaga at traitor. Tignan niyo na lang to ha. Example ko sa inyo, andyan lahat ng mga mananari ha. Noong nagpapanalo siya, ang pinakamagaling na mananari natin si Noli, alaga niya yan. Puro champion. Binigyan pa niya ng kantin. Noong napagtatalo na siya kasi puro bulok ang manok niya, pati kantin tinanggal, pati si Noli tinanggal. Tignan niyo kung anong klaseng tao yan. Noong 90s, nagpapanalo siya, ang kinukunan niya ng manok, si Lance De La Torre, ang galing na breeder. Noong napagtatalo siya, dahil bulok na manok niya, ang sinasabi niya, bulok yung manok ni Lance De La Torre, iniwanan si Lance. Noong sumikat na naman siya noong 2000, ang ginamit niya ay Skulin Brothers. Gumaling na naman ang manok niya na pansamantala. Pagkatapos noon, siniraan na naman niya yung away na naman sila. Wala siyang hindi nakaaway. Actually, pag naglalakas siya, yung anino niya, wala sa tabi niya. Ayaw na rin sumama sa kanya. Ngayon, itong huli, si Arnold. Ginagamit niya. Ngayon, nasa si Arnold? Imbis na kasama niya. Kung saan nagpapapinance ngayon. Di ba? Kami, tignan niyo kami mga big time sa sabong. Lahat ng mga tao namin, yun at yun din. Dahil marunong kami mag-alaga. Ako, mga trainer ko,
30 years na sa akin. Maski wala ako, napunta ako ng Amerika, na ayos pa sila lahat. Saksakan na sinungaling yan. Ngayon, dahil sa hindi kabagay, eto Patrick, lahat tayo rito. Kapareho na sabi ko nga sa inyo, ito na huli. Mahal ko ang sabong ang industriya natin, pilitin natin ayusin ang kalawang ng industriya na to, alisin natin sa industriya na to. Ikaw, Patrick, mahilig ka magpaaway ng tao, mahilig ka mag-ape. Napakasinungaling mo pang leche ka. Okay? Hindi, sinasabi ko lang, kasi yung samang tao eh. Okay? Sa mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Ngayon, nakikiusap ako sa mga kasamahan natin sa Bungan. Nakikita niyo naman si Patrick. Pagkasasali sa inyo, huwag niyong tanggapin. Basura yan ng Sabungan. Ever since. Sasali yan pag nagpapanalo manok niya, paparada ng malaki, parada ng malaki. Galit pa yan pag hindi nakasa. Pag natalo manok niya, iiwanan yan. Hindi kayo pupustahan. Ito, totoo to ha. Nung kalakasan ng Pasay, gusto niya pabaksakin ng NCA. Walang kaibigan si Patrick ha. Maski sino? Sinasabi ko na sa inyo. Ngayon, yung manok niya na sinasali niya sa NCA, nakikita niyo nakasulat, finance, na hindi niya pinupustahan yun. Pinapapinas niya kila Jun Santiago. Isipin niyo kung anong klaseng tao yan. Di ba? Walang prinsipyo sa buhay eh. So, yung sabihin, inaano ko lang, na nakikiusap din ako, linisin natin, pag-anuhin na natin, na iba na natin yan sa lahat ng sabungan kasi basura yan. Huwag niyo rin bilhin yung mga, yung produkto niyan dahil laos na yan eh. Diba? Okay. Maraming salamat sa inyo. Yan na. Okay. Alam ko, naiinip na tayo lahat sa laban. Ngayon, na ipalabas na ni Atong yung kanyang sama ng loob at sana maintindihan natin maging objective lang. Ngayon tayo dito, ito po yung Pitmaster family. Nakikiusap sa ating lahat. Nakikiusap po tayo na ang sambayanang Pilipinas, lalong-lalo na mga kasabong, eh tayo magkaisa at pagkatulungan lang sa ngayon, ating mapaunlado, mapalaki ang industriya ng sabong dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na mga handler, feederer at breeder na maliliit na tao ay magkatulungan. Ang Pitmaster family po, sa dun sa mga may sakit, ay taus-pusong bumigay ng tulong kung kinakailangan po. So, maraming salamat at